Hello po, this is Nehemiah Sayukay, ang inyong ka-learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach From Home program. At tayo po ay nasa concluding part ng ating pong serye ng ating pag-aaral dito po sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. At ang video ito ay bibigyan po natin ng titulo, Behold, I am coming like a thief. Ang video po ay papasimula after a short intro. Hello po mga ka-learner, muli tayo mag-aral ng banal na salita. At sa pagkakataon ito, narito na po tayo sa chapter 5 ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica. At bago natin po puntahan yung chapter 5, ay muli natin sariwain itong video na ating pong ginawa o pinanood nung nakaraang linggo. At ito ay may title na, For God did not call us to be impure, but to live a holy life. At dito sa videong ito ay tinalakay ni Apostol Pablo yung pamumuhay sa kalinisan at hindi sa karumihan. At yun ay mababasa natin po doon sa chapter 4 verse 3 to 6. Ganito po ang ating mababasa. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the pagans who do not know God, and that in this matter no one should wrong or take advantage of a brother or sister. The Lord will punish all those who commit such sins, as we told you and warned you before. At doon sa verse 7, doon niya kinuha nga, doon natin kinuha yung titulo nung nakaraan nating video. At ganito po ang ating mababasa. 1 Thessalonians chapter 4, verse 7 to 8. Ang sabi po ay ganito, For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject a human being, but God, the very God who gives you His Holy Spirit. At nung nakarampan video, ay tinalakay rin natin doon sa chapter 4, no? Yung pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, yung the return of Christ. At tinalakay nga doon yung katanungan na paano yung matay kay Kristo? Ano ang gagawin ni Kristo doon? May iwan ba sila o masasama rin sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo? At yun nga ay sinagot ng ni Apostol Pablo doon po sa verse 16 to 18. At ganito po ang ating mababasa. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 18, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. So, ito po yung tinalakay doon sa chapter 4 na kasamang tinalakay ni Apostol Pablo sa chapter 4 yung kasagutan na ano ang mangyayari doon sa mga namatay na kay Kristo sa kanyang pagdating. Sapagkat meron po talagang tunay na pagdating ang ating Panginoon sa Kristo. Muli siyang darating. Ipinangako na po niya yan doon po sa kanyang mga apostol doon sa Gethsemane bago siya mahuli ng mga kasama ni Judas. At ganito po ating mabasa sa John chapter 14 verse 2 to 3. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, My Father's house has many rooms. If there were so,
if there were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. So ito po yung pinangako ng ating Panginoong Kristo. At siya ay muling babalik. At sinagot niya po sa Pablo yung katanungan, paano yung mga namatay na kay Kristo? At sabi niya nga, muli siya lang bubuhay muli. At tayong mga buhay, sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, hindi tayo mauuna sa kanila. Sabay-sabay tayo sasalubong sa ating Panginoong Kristo sa alapaap at dadalhin tayo ng ating Panginoong Kristo kung saan siya naroon. Okay, so yan po yung chapter 4. Sinariwa lang natin yung nakaraan nating video at ngayon po ay pupunta na po tayo sa chapter 5. At ganito po ang ating mababasa. At 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 2. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Now, brothers and sisters, about times and dates, we do not need to write to you. Tinasabi niya about time and dates yung pagdating ng ating Panginoong Kristo. So muli kong basahin yung 1 at susunod natin ng 2. Ang sabi, now brothers and sisters, about time and dates, we do not need to write to you. For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Sabi niya po sa Pablo, hindi ko na kailangan sabihin pa sa inyo kung kailan siya darating, no? Anong panahon siya darating, kung paano siya darating. Sapagat, sinabi ng ating Panginoong Kristo sa kanyang pagdating, parang magnanakaw. No? Wala naman nakakalam ng pagdating ng magnanakaw. Kung alam ng tao na darating ang magnanakaw, siyempre mapaghahandaan niya. So dito makikita natin, sinabi na ano, walang sino mang makaalam sa kanyang pagdating. No? Kasi darating siya na ano, na parang pagnanakaw. Sa Tagalog po, ganito po ang ating mababasa. Pero patungkol sa mga kapanahunan at sa mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman, sapagat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng mangdanakaw sa gabi. So makikita natin yan, sinasabi nga sa gabi, no? Pagdating ng magnanakaw, hindi naman pwedeng malaman natin kung ngayon ang darating o kailan darating, no? Yung magnanakaw. At yun yung senyales na sinabi ng ating Panginoong Kristo. So walang nakakaalam, no, ng kanyang pagdating. Pero may pangako ng kanyang ano, kanyang pagdating, no? So yan pong pagdating niya na parang magnanakaw, inuulit yan eh. Sinabi nga po yan sa Revelation chapter 16 verse 15. Ang sabi ay ganito, ang ating Panginoong Kristo rin po ang nagsasalita rito na inirecord ni John. Ano ang sabi dito sa verse 15 ng Revelation 16? Ang sabi, behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stay awake, keeping his garments on, that he may not go about naked and be seen exposed. So, yan yung sinasabi sa Revelation na siya ay darating na gaya ng magnanakaw. At sinabi rin yan ni Pedro sa kanyang ikalawang sulat na mababasa natin sa chapter 3 verse 10. Ganito po ang ating mababasa. But the day of the Lord will come like a thief. And then the heavens will pass away with a roar, and the heavenly bodies will be burned up and dissolved, and the earth and the works that are done on it will be exposed. So yan po yung sinabi ni Apostol Peter, no, na ang pagdating ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw. Sapagkat mismo ang ating Panginoong Kristo ang nagsalita niya. At yung mababasa natin sa Matthew chapter 24 verse 43, ang sabi ng ating Panginoong Kristo ay ganito, but know this,
that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. So, yun, again, magnanakaw, no? Kung yung may-ari ng bahay, alam kung kailan siya darating, eh, hindi siya masusurpresa sa pagdating na, ano, ng magnanakaw. Ang ibig sabihin ng ating Pansokristo, hindi ko pinaalam kung kailan ako darating, pero gusto ko, araw-araw, ano, ay handa kayo sa aking, ano, pagdating. Sapagkat ako'y darating na gaya ng magnanakaw. Okay, so, tuloy natin pagbasa sa 1 Thessalonians chapter 5 at babasahin na po natin ang verse 3. Ganito po ating mabasa. While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. So, masusurpresa talaga yung mga tao, no? Sapagkat, ano, kapayapaan at katiwasayan, no? Kagaya ng panahon ni Noah, no? Sila ay nagsisigayin, masaya sila, no? Walang tanda ng, ano, ng pagdating ng baha, bagamat ito'y sinasabi na sa kanila ni Noah, no? Pero walang tanda kung kailan, kaya sila ay nasurpresa. Ganun rin ang pagdating ng ating Jesucristo. Kaya nga ang mababasa natin dito po sa Tagalog ay ganito, pagka sinasabi ng tao kapayapaan at katiwasayan, kumagay darating sa kanila ang biglang pagkano, pagkawasa. Na gaya ng pagdaramdam ng sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi makatatanan sa anumang paraan. So, surpresa po ang pagdating, ano? Walang nakakaalam. Okay? So, verse 4, ganito po ating mabasa. But you, brothers and sisters, are not in darkness so that this day should surprise you like a thief. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, wala kayo sa kadiliman. Ibig sabihin, naipakita na, naipaliwanag na, naipangaral na na yung pagdating ng ating Panginoong anytime darating siya. So, na kailangan itong ano, paghandaan. Huwag tayong masubukan. Na? Handa ka ng handa, handaan ng handa, tapos isang araw hindi ka ng handa, yung padumating ang ating Panginoong ay dapat naghahanda. Na? Sa Tagalog, ganito ating mabasa. Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. Okay? So inulit-ulit yung magnanakaw. Kasi ang pagdating ng magnanakaw, walang nakakaalam. Kaya masusurpresa ka kung hindi ka preparado sa depensa sa pagdating na ano ng magnanakaw. Sa verse 5, ganito ating mabasa. You are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So, merong children of light, merong children of darkness. At sinasabi nga ni Apostol Pablo, we are the children of light. Ibig sabihin, tayo yung naliwanagan eh. No? Yung mga iba, mga taong hindi naliwanagin, kaya sila ay nagpapatuloy doon sa kadiliman. Yun yung mga talaga masusurpresa. Pero tayo, meron na pong pinahayag ang ating Panginoong sa pagdating. So, alam natin na may darating at nagbigay na rin siya ng mga senyales. So, hindi tayo masusurpresa dapat sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Yun rin sinasabi niya doon sa mga taga-Tesalonica na binabasa natin ngayon na ano, kayong mga taga-Tesalonica, huwag kayong hindi handa. Dapat handa kayo. Anytime darating ang ating Panginoong Kristo, kayo'y anak ng kaliwanagan, dapat ito ay alam ninyo. Hindi yung alam yung exact ng pagdating, kundi alam na darating, kaya every minute, every hour, every day, ano, dapat ay ano, pinaghahandaan ang pagdating ng ating
Panginoon sa Kristo. 1 Thessalonians chapter 5, verse 6 to 7. Ganito ating basa. So then, let us not be like others who are asleep, but let us be awake and sober. For those who sleep, sleep at night, and those who drunk, get drunk at night. Sabi na po sa Pablo sa Tagalog, huwag nga tayong mga tulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y mga puyat at mga pigil, sapagkat ang nangatutulog ay natutulog sa gabi at ang mga naglalasing ay naglalasing sa gabi. So, yung kultura nila yon, no, na kung merong iinom sila sa gabi. At yun ay hindi dapat mangyari sa mga alagad, no, sapagkat pinaghahandaan nga nila yung ano, pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Pero talagang kultura nila. Kung natatandaan nyo sa chapter 2 ng aklat ng mga gawa, no, nang pinaghihinalaan ang mga alagad ay mga lasing sapagkat naririnig ng mga naroon, no, sa Jerusalem, lalo na yung mga dumayo galing pa sa iba't ibang lugar. Narinig nila na ang mga alagad ng ating Panginoon Kristo ay nag-i-speaking in tongue, nagsasalita sa iba't ibang wika, no? Ang sabi nila, mga lasing. Pero sabi ni Apostol Pablo, Pedro, hindi sila lasing sapagkat alam naman natin ang kultura natin, ano? Naglalasing lang sa gabi. Sila ay, ngayon ay ano, alas 9 pa lamang ng araw. Ganito ating mabasa sa Acts chapter 2 verse 15. These people are not drunk as you suppose. It is only 9 in the morning. So, makikita natin, kaya nga sinabi na po sa Pedro ito, dapat nyo malaman, alas 9 pa lang. Kaya huwag nyo paghinalaan ang mga alagad na ito ay lasing sa pagkultura natin na ang mga naglalasing ay pagkatapos ng kanilang trabaho, no? Sa gabi sila naglalasing. Okay, so sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 8, ganito po ating mababasa. But since we belong to the day, let us be sober, putting our faith and love as a breastplate and the hope of salvation as a helmet. So para tayong mangdirigma, ano, na meron tayong ano, meron tayong breastplate at meron tayong helmet. At yung ating helmet ay hope of salvation at ang ating ano, ating breastplate ay ano, ay yung ating faith and love. Tulad na makikita natin dito po sa illustration. Okay, so sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 8, tatagalogin lang natin yung ating binasa kanina. Sabi, darapat palibhasay mga anak tayo ng araw, magpigil tayo na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Ang ating helmet ay maging yung pag-asa natin sa kaligtasan at ang ating breastplate ay yung ating pananampalataya at ang ating ano, pag-ibig. Okay, verse 9. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, ganito ating mabasa. For God did not appoint us to suffer wrath but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Kung tatandaan nyo, sinabi yan ni Juan, no, nung siyang babautismo, no, darating ang kaharian. Sabi niya, anong bakit na may dalang kaligtasan? Sabi ni Juan, magsisi na kayo at magbabautismo sapagkat ang kaharian ay malapit na. Sa kanyang pagdating, ano, magdadala ito ng kaligtasan. Pero nung dumarating na yung mga tao, ano sabi niya, ano ang nag-udyok sa inyo upang ano, iwasan yung galit na darating. So, sa pagdating ng kaharian, darating ang galit, darating ang kaligtasan. Sa pagdating ng Kristo, pinaliwanag niya rin, darating kagalitan ng Diyos at darating din ng ano, ang kaligtasan. Sa Tagalog, ganito po ating mabasa doon sa verse 9,
1 Thessalonica o 1 Thessalonica chapter kapitulo 5 talatang 9, ganito ating mababasa: sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, pansinin po natin yan. Yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi tayo tinalaga sa galit. So, oo, darating ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi para tayo ay dalhin sa galit ng Diyos, kundi tayo'y dalhin sa kaligtasan ipinangako ng Diyos. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 10, ganito po ating mababasa: He died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with Him. Sabi nga, namatay si Kristo para sa atin. Kaya nga, kung tayo ngay mamatay o kung tayo mabuhay, ang mahalaga ay ano, tayo ay makakasama niya na sa piling niya, na ang sabi sa Tagalog ay ganito, na mamatay dahil sa atin upang tayo sa gising o tulog man ay mabuhay tayong kasama niya. So tayo ay mabubuhay magpakailanman kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan po natin dito sa illustration, no? Si Jesus darating na andun sa cloud, ano? At ang mga natutulog, hindi po yan mahuhuli, no? Gigisingin muna yan, no? Yung mga natutulog, no? Yung mga patay. At tayo mga buhay, babaguhin tayo. Tayo ay ano? Ay magkakasamang ano? Sasalubong sa ating Panginoong Hesukristo sa sangkalangitan. Okay? So, muli natin basahin yung Tagalog. Sabi na namatay dahil sa atin, si Jesus ay namatay dahil sa atin upang tayo sa gising o sa tulog man ay mga buhay tayong kasama niya. Sa 11, ganito po ang ating mababasa: Therefore, encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. So, makikita natin dito sa ating binasa, ginawa kong pula para ma-emphasize, no? Yung build each other up. Alam nyo ba sa Greek word yan, na ang ginamit na Greek word yan ay yung Greek word rin na ginamit ng ating Panginoong Hesukristo na sabi niya, upon this rock, I will build my church. Yung salitang build doon ay tulad rin ng salitang ginamit dito sa chapter 5 verse 11 na build each other up. Na, at ang Greek word dyan ay oikodomeo. Oikodomeo. At yung oikodomeo, ang kaulugan niya to build a house. No, yan yung primary meaning, to build a house. Pero nung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, itatayo ko ang aking iglesia, hindi naman siya nangangako magtatayo ng bahay, kundi ang kanyang itatayo, yung kanyang mga tinawag, mga tao po yun. At ang usage po nito, ang sabi ay erect a building, build, no? Pero ang secondary meaning o yung figurative ay ano, of building up of character. No, sabi niya, I will build up, I will edify, I will encourage. So, pag sinabing itatayo ko o itatayo kita, ang ibig sabihin, i-encourage kita o i-edify kita. Nasa bandang baba, ang sabi doon, Oikodomeo, from 3:6-24, yung oikos, a house, and then domeo, to build, no, properly to build a house, house, edifice. Ang figuratively, sabi yan, ano, build someone up, helping them to stand, be strong, and sturdy. Kaya nga doon sa binasa natin kanina, no, muli kong babasahin ngayon uli, therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. So, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, I will build you
Sabi niya, upon this rock I will build my church. Yung building doon ay building up. Para siya, sila ay makatayo at makatindig. Ganun rin po sa magkakapatid na ang bawat isa ay pinatatatag, no? Pinagtitibay ang isa't isa. Nagaya po ng ating mabasa sa Tagalog, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Dahil dito, kayo'y mag-aralan at mag-patibayan sa isa't isa sa inyo gaya ng inyong ginagawa. So makikita natin, papansin po natin yung mga pinangaral ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Tesalonica. Alam na nila, pero pinaaalala pa ni Apostol Pablo sa kanila. Ginagawa na nga nila eh, pero pinaaalala pa rin ni Apostol Pablo. Yung pagpapatibay sa isa't isa, ginagawa na nila, pero binabanggit pa rin ni Apostol Pablo. Yung pagmamahalan sa isa't isa, ginagawa na nila, pero binabanggit pa rin ni Apostol Pablo. So, yun ay pagpapaalala, bagamat ginagawa na, pinaaalala pa rin kasi nga ito ay importante para sa kanila. So, pupunta na po tayo sa final instruction at yun ay mababasa natin doon sa verse 12 hanggang sa kahuli-hulihan ng talata ng ating pong pinag-aaralan dito, no? O pinabasa natin sa 1 Thessalonians chapter 5. Ganito po ating mabasa sa verse 12. Now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who cares for you in the Lord, and who admonish you. So sabi niya po sa Pablo, alalahanin niyo naman yung nagsisikap para sa inyo. Yung nangangalaga sa inyo. Yung nagpapagal sa inyo. Ang tinutukoy niya po dito, yung inyong mga mangangaral. No? Alalahanin din niyo naman. Sabi doon sa Tagalog ay ganito, dapat ipinamamahinik namin sa inyo mga kapatid na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo. At nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo. So, tungkulin po ng bawat isang Kristiyano, tungkulin po ng Iglesia ng Panginoon na silang mga tinuturuan ay gumanti na sa nagtuturo sa kanila sa mga bagay na kailangan ng mga ito, no? Yung mangaral may mga pangangailangan din, no? Dapat na matugunan yung pangangailangan ito ng mga mangaral. Mahalin nyo sila. Yun ang sinasabi ng Apostol Pablo rin. Muli kong babasahin ng verse 12 sa Tagalog na po, dapat ipinamamanhik namin sa inyo. No, nakikuusap sila Apostol Pablo. Mga kapatid, na inyong kilalanin. No? At ibig sabihin, parangalan ang nagpapagal sa inyo at nagmumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo. Nung sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, sinabi niya rin po ito at yun ay mababasa natin sa Galacia chapter 6 verse 6. Tagalog na po ating babasahin, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Dapat ang tinuturuan sa aral ng Diyos. Kayong mga tinuturuan sa aral ng Diyos. Sino nagtuturo sa inyo? Yung mga preacher ninyo. Yung mga Bible teacher ninyo. Yung mga pastor. Ang sabi dito, dapat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na na mabuti. So, tungkulin natin na tayong mga inaaralan ay tumunggon sa pangangailangan na nagtuturo sa atin. At yan ay tungkulin ng bawat isang Kristiyano para sa kanyang mangangaral. Okay, 1 Thessalonians chapter 5 verse 13. Ganito po ating mabasa. Hold them in the highest regard and love because of their work. Live in peace with each other. So ito yung follow-up pa ni Apostol Pablo para sa mga mangangaral. Ang sabi, at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan.
Pansinin po natin yan. Sabi doon, inyong at inyong lubos na pakamahalin. Sino yun? Yung mga mangaral. Sila. Sa pag-ibig dahil sa kanilang ano, gawa. Anong ginagawa na? Nagtuturo sila. Nagpapakain sila espiritual. Na spiritual food para sa inyong spirit, para manatiling buhay spiritually. Tutugunan natin yung kanilang ginagawang pagsasakripisyo na tayo ay magmamahal sa kanila. Alam naman po natin ang ibig sabihin ng pagmamahal ay pagbibigay. Na handa nating ibigay ang kanilang mga pangangailangan, maging ang ating buhay. Okay, verse 5, verse 14, ganito ating mabasa. And we argue, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive, encourage the disheartened, help the weak, and be patient with everyone. Matapos niya sabihin yung para sa mga mangangaral na ito ay dapat mahalin at ipagkaloob sa kanilang mga pangangailangan, ang sinundan naman noon yung turingan sa bawat isa. Sa Tagalog, ganito po kasi ang ating mababasa. At aming ipinamamanik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga manggugulo. Palakasin ang mga mahihinang loob. Alalayan ang mga mahihina. At maging mapagpahinuhod kayo sa lahat. So ito yung picture ng church ng mga nakaraang panahon, mga unang mga early Christians, meron diyan mga magugulo. Nakita naman natin, pinag-aralan natin aklat ng mga gawa, meron talaga sa loob ng church may mga na-convert na patuloy pa rin yung kanilang magugulong pag-iisip na nakaka-cause ng problema sa church, no? Pero dapat yun ay palalahanan. Yung mga mahihina naman ang loob, palakasin ang kanilang loob. Yung mga mahihina, alalayan, no? At maging mapagpahinuhod kayo, sabi, sa lahat. So, yan yung tagubilin ni Apostol Pablo sa mga kapatiran doon sa Thessalonica in general. Meron siyang particular na tinukoy tungkol sa mga mangangaral na dapat ay masuportahan ng pag-ibig, maibigay ang kanilang pangangailangan. At mahalaga naman talaga yon. Ako, nalulungkot sa pag-ikot ko dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, nakikita ko yung kakulangan ng mangangaral. Sapagkat ang mangangaral kasi kailangan rin buhayin nila yung kanilang pamilya. Kung mauubos ang kanilang oras sa pangangaral ng Ebanghelyo at hindi na sila magkakaroon ng oras pa sa pagtatrabaho, paano na yung kanilang pamilya? Kaya mayroong mga congregation walang mangaral eh. Kasi hindi naman nasusuportahan ng congregation yung kanilang mangaral. Ang nangyayari, nais na mag-abroad na yung mangaral, no? Para mapatugunan yung pangangailangan ng kanilang pamilya at naiiwanan yung kanilang congregation. At hindi po dapat mangyari yun. No, kaya nga sinasabi niya po sa Pablo, kayong inaaralan, tungkulin nyo na matugunan ang pangangailangan ng inyong mga mangaral. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 15, ganito po ating mabasa, make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else. Sa Tagalog, ganito po ating mabasa. Tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sinuman ng masama sa masama, ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa'y sa iba at sa lahat. No? Ang isipin lang natin yung ikabubuti ng ating kapwa at yun yung gawin natin sa kanila. Huwag tayo mag-isip ng ikasasama ng ating mga patapi. Sa verse 16 and 18, ganito po ating mabasa. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ano yung God's will?
dapat ano, rejoice always, dapat ano, pray continually, at ano, at dapat magbigay ng pasasalamat sa lahat ng ano, ng pagkakataon o anumang sitwasyon. No, sa Tagalog ay ganito, no? Magalak kayong lagi. Magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ano yung kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa atin? Dapat tayong ano, magalak lagi. No? Dapat tayong manalangin ng walang patid. At dapat tayong maging mapagpasalamat sa lahat ng mga bagay. Okay, 1 Thessalonians chapter 5 verse 19 to 22. Ganito po ating mababasa. Do not quench the spirit. Do not treat prophecies with contempt, but test them all. Hold on to what is good. Reject every kind of evil. Sa Tagalog, ganito po ating mababasa. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong hawakin ang mga manghuhula o panghuhula. Huwag ninyong subukin yung mga panghuhula. Huwag ninyong hamakin. Hindi naman totoo yan. Mga ganon. Ang hula, no, yung prophecy, iba yan po doon sa mga hula-hula na prediction. Yung mga prediction, posibleng hindi magkatotoo sapagkat yun ay hula-hula lamang. Pero ang prophecy po, yan ay katotohanang ipinagbigay alam, no? Inuna ng ipagbigay alam na katotohanang mangyayari sa ano, sa future. Ibig sabihin, katotohanan na yan. At iniintay na lang natin yung fulfillment niyan. At kaya dapat nating ano, huwag hahamakin. Muli natin basahin, ano? From 19 to 22, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Ito ay para sa mga Kristiyano na ito ang dapat ano, ipamumuhay natin sa araw-araw habang ano, iniintay ang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. So habang iniintay ang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, ano, huwag natin patay yung ningas ng Espiritu. Ha? Habang iniintay natin yung pagdating ng ating Panginoon, huwag natin hamakin. No? Sa sulat nga ni Pedro, sabi, tagal ng pangako yan, di naman dumarating. Ayan ba? So, huwag natin hamakin. Yung hula, darating talaga yon. Magkakaroon talaga ng katuparan yon. At huwag tayong mainip. Sinabi nga ng ating Panginoon Kristo, no? I am coming like a thief. Walang nakakaalam kung kailan darating. Subukin ninyo lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, ganito po ating mababasa. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Sabi na po sa Pablo, sana sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, buo pa rin kayo. Intact pa rin ang spirit, soul, and body. Sa Tagalog, ganito po ating mabasa. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At sabi niya, at ang inyong espiritu, inyong kaluluwa, at inyong katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin lamang ni Apostol Pablo, sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, mas maganda na ano, buhay kayo physically at buhay kayo spiritually. Na tinalakay na natin 'to ng mga nakaraang panahon tungkol sa ano, sa sangkap ng tao, yung kabuuan ng tao. Ang tao ay binubuo ng spirit, soul, and body. No, tatlo po yung sangkap. Meron po siyang spirit, meron siyang soul, meron siyang body. Pero itong
tatlong ito ay nahati lang po, no, sa dalawa. Na yung tatlo na bumubuo sa isa ay nahati lamang po sa dalawa. Meron pong inward man at may outward man. So, ang sinasabi ni Apostle Pablo, sana sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, ay intact pa rin yung inward and outward man sa kanyang pagdating. Andun pa rin ang spirit, soul, and body. Hindi kayo patay sa espiritu sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. At hindi rin kayo patay physical. Kasi dalawa yung kamatayan. Spiritual death at physical death. Merong mga taong buhay spiritually na nakakasalimuhan natin sa mundo. Ay, buhay physically nakakasalimuhan natin sa mundo, pero sila ay patay na spiritually. Yun yung nabubuhay sa kalayawan. Bagamat sila ay buhay, sila ay patay sapagkat yung kanilang spirit ay patay na. Na wala, hiwalay na yung kanilang spirit sa kaluluwa at sa laman. Okay, so yun yung po yun, no? So, ang gusto ng ni Apostle Pablo, sana ang mga taga-Salonica, na imbis na pagandaan yung araw, alamin kung kailang araw, at imbis na alalahanin nyo na matay kay Kristo, kayong buhay, ano, ang mahalaga, panatilihin kayong buhay spiritual at buhay physical sa pagdating ng ating Panginoong Jesus Kristo. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 24 to 26, ganito ating mabasa. The one who calls you is faithful and he will do it. Brothers and sisters, pray for us, Greek, all God's people with a holy kiss. Na kung napapansin niyo, ito pong ating binasa, ginawa kong pula yung greet all God's people with a holy kiss. So sa ngayon, hindi po natin pinapractice yan at wala na sigurong mga nagpa-practice pa niya na mag-kiss one another. Pero ito po ay pinapractice na sa loob ng iglesia ng Panginoon. Minanapa nila ang kulturang ito sa o tradisyon na ito sa mga Hudyo sa Old Testament. At dito sa New Testament, at meron ng church ang ating Panginoong Kristo, ito ay dala pa rin nila sa loob ng iglesia. Ha? Sabi doon, sa Tagalog ay ganito, tapat yaong sa inyo'y tumawag, nagagawa rin naman ito. Mga kapatid, idalangin ninyo kami, batiin ninyo ang lahat ng mga kapatid ng banal na halik. At yan, mababasa natin sa iba't ibang mga sulat ni Apostle Pablo, no? Iba't ibang sulat dito po sa New Testament Scripture. Doon sa Romans chapter 16, verse 16, ito yung pinakapaborito na basahin at pinagtatalunan at pinagdidibatihan pa. Ano raw yung holy kiss dyan? Iyan ba ay beso-beso? O yung mga pinagtatalunan. Pero totoo po itong ginagawa nila. Sa Romans chapter 16, verse 16, sabi, greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ send greetings. Sa 1 Corinthians chapter 16 verse 20, ganun rin po ang ginagawa, no? Ang sulat niya po sa Pablo, pinaalalahanan sila ng bagay nito. Sabi, all the brothers and sisters are here sending you greetings. Greet one another with a holy kiss. Sa 2 Corinthians, sa ikalawang sulat niya sa mga taga-Korinto, muli niyang binanggit ito. Ang sabi doon, sa 2 Corinthians chapter 13 verse 11 to 13, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, finally, brothers and sisters, rejoice, strive for full restoration, encourage one another, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Greet one another with a holy kiss. All God's people here send their greetings. Sa 1 Peter chapter 5 verse 14, ganito po ating mabasa, greet one another with a holy kiss of love, peace to all who are in Christ. So, yan yung mga talata na hindi naman nawala. No? Ibig sabihin, patuloy na pinapractice nila
nung mga unang Kristiyano ang bagay na ito. Na walang ano, na walang malis. Kapag ito yung malis po ang kasalanan. Okay? So, yun po ay ginagawa nila. Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 27 to 28, ganito po ating mababasa. I charge you before the Lord you to have this letter read to all the brothers and sisters. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Sabi niya po sa Pablo, eh, sikapin ninyo na ano, mababasa ito ng lahat ninyo diyan sa Thessalonica. Na? Na ang letter na ito ay mabasa sa inyo. Eh, sapagkat yun lang po rin ang kanilang kostumbre. Na? Na pagpupunta sila sa sinagoga, di ba, yung mga Hudyo, eh, bumabasa sila ng scripture. Ito naman, ang gusto niya po sa Pablo, no, sa kanilang gathering, ay basahin yung kanyang sulat sa mga taga Thessalonica. Okay, sa Tagalog ay ganito, idinadaing ko sa inyo alang-alang sa Panginoon na basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesus Kristo ay sumain niyo naman. So ito po yung chapter 5. At ito po yung katapusan ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Thessalonica. Ito po yung unang sulat. At sa susunod na video ay yung ikalawang sulat na po ang ating sama-samang pag-aaralan. Muli ako po si Nehemiah Sayuhay, ang inyong pong ka-learner. Ako po'y labis na nagpapasalamat sa inyo at ang masasabi ko po, to God be the glory. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. At sana po ay i-like nyo na rin po ang video ito. At kung gusto nyo pong makabahagi sa pangaral ng Ebanghelyo na ipinagputos ng ating Panginoong Kristo na ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ay sana po ay i-share po ninyo to sa inyong mga kaibigan. At kung gusto nyo mag-comment, sana po ay mag-comment kayo sa comment section. At huwag nyo kalilimutan ang mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto nyo pong mag-subscribe, pindutin nyo lang po itong bilog sa akin po likuran. Muli, ako po si Nehemiah Sayuhay. Labis po akong nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory.